Welcome sa ating channel, mga kaibigan. Maraming paraan para tayo ay kumita ng pera. Ngunit sa tingin ko, bihira lang ang makahanap ng isang trabaho o negosyo na talaga namang magbibigay sa'yo ng napakalaking income. Kaya nga may mga tao na umaasa na lamang din sa instant swerte, gaya ng pagtaya sa loto. Ang iba naman ay ginagrab ang mga gawain kapalit ang pabuya o reward na mayroon din namang malaking halaga. Eh, mauunawaan mo sila, mga kaibigan, dahil sa hirap ng buhay ngayon. Pero, lagi ko ding sinasabi na sa bawat pagkilos natin, ito ay dapat na legal, malinis at marangal. Eh pero, bakit nga ba natin nasasabi ang mga bagay na yan? Yan kasi, mga kaibigan, ay may kinalaman sa paksang ating tatalakayin ngayon na may patungkol sa isang bilyonaryong negosyante na handang magbigay ng napakalaking halaga bilang kapalit sa isang misyon na ipinapagawa niya na may kaugnayan sa kanyang anak na babae. Ang tanging gagawin mo lang, kaibigan, ay mapaibig ang kanyang anak at ito ay maging legal mong asawa at instant, magiging bilyonaryo ka na. Kung sa tingin mo ay madali ang bagay na yan, halika at alamin mo kung bakit ka nagkakamali patungkol dyan. Mas maganda, mga kaibigan, simulan na natin. Siya si Cecil Chow Sechung na ipinanganak noong September 27, 1936 sa Shanghai, China. Kilala si Mr. Chow bilang isang business tycoon sa Hong Kong. Napakarami niyang negosyo na nakatayo at siya mismo ang namamahala nito. Ngunit, may iilan din siyang mga kasosyo na talagang masasabi nating mayayaman din. Ang ilan sa kanyang negosyo, mga kaibigan, ay may kinalaman sa real estate. Si Mr. Chow na lamang ang natitirang buhay sa apat na magkakapatid. Pumanaw ang panganay ng magkakapatid noong taong 2001 at ang kanilang bunso naman ay noong taong 2016. Alam mo, kaibigan, usap-usapang nakipag-date si Mr. Chow sa mahigit 10,000 na babae. Ngunit, tatlo lang sa mga ito ang masasabi nating nagtagumpay sa kanya dahil nagbunga ito ng tatlo ding anak sa bawat isa sa kanila. Noong taong 2012, nakuha ni Mr. Chow ang atensyon ng marami sa iba't ibang panig ng mundo. Noong taon kasing ito, nag-offer si Mr. Chow ng $65 million o mahigit 3 billion pesos sa ating pera. Wala kang gagawing ilegal o anumang sa tingin mo ay makakalabag sa batas. Ang tanging kapalit lang na hinihiling niya ay ang mapaibig at makumbinsi mong magpakasal sa iyo ang anak niyang babae na si Gigi Chow. Oo, kaibigan, kasal sa kanyang anak na babae lamang ang kapalit ng halagang 3 billion pesos. Pero dapat mapaibig mo din siya ng totoo at tunay. Eh ang masasabi ko lang, no? Alam mo, kaibigan, kahit hindi na sa'yo maibigay yung pabuyang 3 billion pesos, basta't mapangasawa mo lang at mapamahal sa'yo ang anak ni Mr. Chow na si Gigi Chow, eh masasabi na rin instant mapalad ka. Dahil isipin mo, magiging parte ka ng pamilya ng kilalang negosyante. Hindi lang basta negosyante, ah, kundi bilyonaryo't napakayamang negosyante na nag-aari ng maraming ari-arian o properties at business. At malamang sa malamang, kung maibigay mo ang hinihiling ni Mr. Chow, malaking utang na loob ang maaari niyang maramdaman sa'yo, kaibigan. Eh pero, bakit nga ba? May problema ba kay Gigi Chow munting kalaman? Kaya't ganito na lamang kadesperado ang tatay niya para ito ay makapag-asawa? Alam mo, kaibigan, eh siguro, nasa realidad na ang tingin ni Mr. Chow sa kanyang buhay. Na bagamat mayaman siya, eh hindi mawawaglit ang katotohanan na siya ay tumatanda na. Ang tanging gusto niya ay makita at makasama man lang ang apo niya sa kanyang anak na babae na yun nga ay si Gigi Chow bago man lang siya pumanaw. Subalit sa laki ng pabuya ni Mr. Chow sa sino mang magiging asawa ng kanyang anak at sa kung sino mang lalaki ang magpaibig dito, wala pa rin maswerteng binata ang nagtagumpay. Ngunit, sa kabila nito, ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang negosyanteng si Mr. Chow. Kaya't noong taong 2014, niraise niya ang pabuya mula $65 million hanggang $180 million o sa ating pera, ay tumataginting na humigit kumulang 9 billion pesos.
Sa sobrang laki ng halaga nito, kaibigan, daig mo pa ang nanalo sa loto ng ilang beses. Instant ang pagyaman mo kapag nakuha mo ito. Alam mo, kaibigan, sa punto ding iyon, wala nang pamantayan si Mr. Chow sa lalaking makakapagpaibig sa kanyang anak na babae. Hindi na daw mahalaga kung ito ay may itsura o wala, mayaman o mahirap, o anumang estado sa buhay. Ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay may mabuting kalooban dapat ito at talagang mamahalin si Gigi Chow ng totoo at tunay. At dahil nga sa malaking offer na ito ni Mr. Chow, dumami lalo ang lalaking nagkandarapa upang mapaibig ang anak nito. Alam mo, kaibigan, ayon mismo kay Gigi Chow, naiinis na daw siya sa kanyang ama dahil sa isinagawang offer nito. Umabot daw ng halos 22,000 na lalaki ang naging manliligaw nito. Ngunit, ni isa sa mga ito ay wala daw nakakuha ng atensyon niya at wala din sa mga ito ang hinahanap ng puso at ng pagkatao niya. Pero munting kaalaman, bakit nga ba ganito kadesperado si Mr. Chow? Ano ang problema sa anak niya? Anong mali? Kaibigan, walang kapintasan si Gigi Chow kung iyon ang naiisip mo. Maganda ito at talaga namang matalino sa iba't ibang bagay. Pero matagal na pala itong in relationship sa kanyang kapwa babae. Ngunit tutol dito ang kanyang ama, ni hindi daw lubos na maisip ni Mr. Chow na dito ang bagsak ng kanyang magandang anak. Kaya't nang malaman ni Mr. Chow ang patungkol sa relasyon ng dalawa, ay agad na umaksyon ito upang mapaghiwalay lamang sila. At isa na nga dito ang mag-offer ng napakalaking pabuya. Sa adnang dalaga, kahit anong gawin ng kanyang ama, ay wala na itong magagawa. Nauunawaan naman daw niya ito, ngunit sana ay matanggap at irespeto din siya nito. Dahil madali daw sabihin na magbago ng kasarian, subalit napakahirap daw gawin ang bagay na ito. Dagdag pa nga niya, mag-aasawa lang daw siya ng lalaki kapag nag-asawa din ang kanyang ama na si Mr. Chow ng kapwa din lalaki. Sa ngayon ay masaya na si Cecil Chow sa kanyang karelasyon ngayon at ayon din sa kanya ay ikinasal na pala sila ng kanyang partner noon pang taong 2012. Habang si Mr. Chow naman ay umaasa pa rin hanggang ngayon na magbabago ang puso at isip ng kanyang anak at balang araw ay mapapaibig siya sa isang tunay na lalaki at mabibigyan siya ng apo nito bago man lang siya pumanaw. Alam mo, kaibigan, ang masasabi lang ni munting kaalaman sa punto at sitwasyong ito ng mag-ama, masasabi natin na talagang may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Oo, marami kang magagawa kapag marami kang pera. Marami kang mabibiling bagay na makakapagbigay aliw sa iyo at kasiyahan. Ngunit, iba pa rin talaga kapag nasunod ang mithiin at gusto ng puso mo. Basta ang sa atin, doon tayo sa malinis na paraan kung gusto natin ng kasiyahan. Irespeto ang bawat individual, igalang ang mga malilinis at tamang desisyon ng bawat isa, at patuloy tayong mamuhay ng may pag-ibig sa ating kapwa. Kung may saloobin ka, kaibigan, patungkol sa paksang ito, ay mag-iwan ka lamang ng comment sa ating comment section at babasahin natin isa-isa. At dyan po natatapos ang ating munting kaalaman at laging nag-iwan sa inyo ng isang kataga. Mabuti na ang merong alam kesa naman sa kung kailan mo lamang gustong malaman ang isang bagay, doon ka palang ba magtatanong? Mabuti na ang una ka sa kaalaman, lalo na't may katotohanan at may karunungan. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras para sa video na ito at syempre sa inyong pakikinig sa paksang ating tinalakay ngayon. Alam ko, nakasubscribe ka na sa YouTube channel ni Munting Kaalaman kasabay ng pag-like para sa video na ito at syempre ang pag-click sa bell icon para lagi kang notified sa mga video na ating ia-upload. O paano mga kaibigan, hanggang sa susunod, paalam!